Hello, my dear subscribers in YouTube and readers. How are you today? I hope today will be the greatest day to all of us, or not only for today, but at all times. We just pray to our God, Lord, because we all have nothing of this world without Him. Amen. Let's the story begin. God bless us always. This story, it's all about a grandmother with her favorite granddaughter. It's not good to everyone for having a favoritism or one-sided. Siyempre, pinagkakampihan mo yun kapag pakasagupa ng away, kahit kapatid pa yun, kakampihan mo. But in my own word, hindi natin mabiblame si Lola na mahal niya ang apo na iyon dahil caring ito sa kanya. Katulad ng pinagbubunutan ng puti ng buhok, pinagkakat ang mga kuko ni Lola, sinusuklay, inalis ang mga lisa. Ganyan lang ang ginawa ni Apo upang mapamahal siya ni Lola. Kaya kung mahal niyo si Lola, mo gawin niyo ang nararapat upang mapapansin kayo. Ang Lola na ito ay si Lola Ignacia Bartolome, 70 years old at ang kanyang favorite na apo na si Katrina. Tuwing Linggo kung magsisimba si na Katrina at ang kanyang ina ay bibilhan niya ang Lola ng mga first roses at laki na ang tuwa ni Lola Ignacia kasi mahal siya nito. Kahit walang-wala naman si Lola ay minahal pa din siya. Hindi nag-a-after ng pera si Katrina ay buong puso niya itong minahal. Kaya hindi dapat maiinis ang ibang apo dahil ginawa lang ni Katrina ang nasa kanyang puso. Maraming apo si Aling Ignacia dahil may 5 siyang anak, tigle-5 anak ang lahat. Kaya mayroong 25 kaapo lahat pero isa lang ang the best sa puso ni Lola. Okay din naman yun kasi maaasikaso talaga si Katrina sa kanyang lola. Ngunit ang iba ay hindi. Hindi masyadong namamansin sa kanya kaya ito ang sabi ni Lola. Sinong nagmamahal sa akin ay doon ako. Ayoko namang ipagpipilit ko ang aking sarili na mahalin nila. Ngunit umaayaw ang kanilang mga puso, diba? Minahal ako ni Katrina kaya mahal ko din siya. Siguro ako'y naiintindihan naman nila. Hindi nga sila lumalapit sa akin, parang nandidiri ito. Siguro kasi ang matanda ay pangit tingnan kaya ayaw nila sa akin. Isang araw pumunta ng bayan si Lola Ignacia at sabi ni Katrina kung saan si Lola, nandoon din si Katrina. Eh sino ba naman mag-a-assess kay Lola? Di ang paborito niyang apo. At may nakarinig kay Katrina na pinsan niya at nagalit. Siya ay si Sally at ito ang sabi. Hoy Katrina, anong ina-after mo sa matandang yan? Yung palda niyang malaki? Para ka pang pinagyayabang mo ano? Akala mo sa amin nagsiselos kami? Kainin mo yan lahat pag tumanda na yan masyado. Huwag mong iwanan ha? At ang sagot ni Katrina ay, aba, bakit mo nasabi yan kay Lola? Ang ina mo ay anak ni Lola. Bakit wala kayong awa? Nang dahil ba si Lola ay duka? Sinabi ni Lola ang lahat sa amin ng mama ko. Kaya si mama at mga kapatid ko lang ang may pagmamahal sa kanya. Nang dahil sa pagmamahal ni Lola sa kanyang mga anak, ibininta niya ang kanyang mga lupain upang ang lahat ay makapagtapos ng kolehiyo. At ang sagot ni Sally ay, eh ano ang nangyayari? Di ba nakatapos sila? Dahil ang lahat ay tungkulin ng isang ina ang magpapaedukar sa anak. Eh si naman ang naguutos sa kanya na ipagluluwal niya ang 5 ka mga anak. Meron din palang malandi sa panahon niyo, Lola? Nagalit si Katrina, walang hiya ka, wala kang modo, halatang hindi ka binibigyan ng leksyon sa iyong ina. At nagsasalita na si Lola Ignacia at ito ang kanyang sabi. Hayaan mo na siya, Katrina. Ang katulad niya ay hindi tinuturuan sa magulang na magandang asal sa mga nakakatanda, lalo na sa akin na kanilang grandmother. Narinig ito sa ina ni Sally na si Nisi. Aba, Nay, bakit mo nasabi yan sa akin? Kasi ba may pinipili ka din na minamahal mo sa amin? Ang anak, Nay, ay marunong yun mag-isip na ang ina ay may favoritism. Ayun ang ina ni Katrina ang minahal niyo.
Sumagot si Lola, "Wala akong pinipili sa inyo mga anak. Lahat kayo ay pinapaaral ko. Kung hindi ko kayo mahal, sana pinapabayaan ko na lang kayo. Ngunit hindi, lahat kayo ay professional na." Hindi niyo ako naiintindihan mga anak. Ang ina ni Katrina ang pinakabunso sa inyo. Malamang nakikita niyong malambing yon sa akin. Malamang nakikita niyong nagmamano yon sa akin. Pag-alis at pagdating yan galing school. At bakit hindi niyo siya ginagaya? Sagutin mo ko sa puntong ito, Nessie. Okay, Nay, hindi namin siya ginagaya dahil sa tingin namin wala kang amor sa amin. At halata naman. Kaya sabihin mo sa iyong ina, Katrina, na alagaan niyang mag-isa ang kanyang ina. Umiyak si Lola Ignacia at nagsasabi, "Huwag kayong mag-alala mga anak. Huwag niyo akong problemahin. Hanggang pwede pa ako makagapang sa sahig ay hindi ako hihingi sa inyo ng tulong. Gagapang ako papuntang paggamutan upang doon maghintay sa hangganan. Huwag lang sa inyo mga kamay dahil ayaw kong madungisan ang inyong mga kamay sa akin dahil sa napakalinis at napakakinis yon, pang opisina lang yon at hindi sa basura na katulad ko." Papaalis na sina Sally at ang ina niyang si Nessie. "Tayo na, Sally. Bakit ba naligaw ka dito, ha?" "Eh, kasi nakikita ko kasi ang bruha na yan. Nang papauwi na sana ako, kaya pinalikan ko siya." Sumagot si Katrina, "Isalaysay mo nga, Sally. Bakit naging bruha ako? Bruha ba yung nagmamahalang kay Lola? Kung hindi niyo feel yun, ide, hindi problema yun. Problema ba yun? Eh, huwag kayong magpapakita kay Lola. Nag-add lang kayo ng sakit sa kanyang kalooban. Ang isipin nyo, lahat tayo ay tatanda rin. Hindi sa lahat ng panahon ay ganito tayo. Yung style mo, tita, sisiguruhin mo, baka itong si Sally, magmamana yan sa'yo. At baka pagtanda mo, ay hindi ka din yan papansinin. Kasi inheritance eh. Nangigigil na talaga ako sa'yo, Katrina." At ang sagot ni Katrina, "Bato-bato sa langit, ang matamaan ay hindi magalit. Tayo na, Sally, baka ano pa ang magagawa ko sa batang iyan." "Mabuti pa, ubalis kayo. Wala din naman kayong pagkinabang pag pumupunta kayo dito. Hindi ma lang kayo nakapagbibigay kahit isang tinapay ni Lola. Ano ba kayo, nasaan ba ang puso nyo nakalagay? Wala yata sa dibdib pa." Tuluyan na silang umalis at hindi na madidinig ang mga pinagsasalita ni Katrina. At ito ang sabi ni Lola Ignacia, "Maraming salamat, apo ko. Ikaw lang ang tanging nagmamahal sa akin at ang ina mo. Kahit sa iyong gulang ay marunong ka nang makakaintindi sa bawat salita at galaw ng tao. Yes, Lola, don't worry. I'm still with you, with my mama. I will take care of you. Salamat, apo ko." Isang araw naglalakad si Lola Ignacia papuntang Albularyo na nag-iisa dahil nasa school at nag-office pa ang ina nito. Nang nakasalubong ni Lola ang sasakyan ng anak niyang si Nessie at si Nessie mismo ang nagda-drive. Hindi man lang nagawang hintuan ang ina, hindi man lang nagtatanong kung saan ang punta nito. Ngunit nilakasan ang takbo nito at parang umalingaw-ngaw ang mga alikabok. At yumuko lang ng pandandahan sa paglalakad ang ina. At ito ang kanyang sabi ni Aling Ignacia, "Saan ako nagkukulang sa aking mga anak, Lord? Pareho ko silang mahal at tinuturuan ng magandang asal at matakotin na makagawa ang nakakalapag sa iyong kapangyarihan. Ginawa ko ang lahat upang sila ay may magandang buhay. Ninais kong walang matitirang kayamanan dahil ang edukasyon ang tanging yaman na hindi mahihiram at maibigay sa iba ng kahit sino man. At salamat, Lord, ay silang lahat ay nagtatagumpay kahit hindi na nila ako nakilala. Naiintindihan ko naman sila kasi may mga tao talagang ganyan na masyadong malimutin kung saan sila nanggagaling. At salamat na meron akong isang anak at apo na nagmamalasakit sa akin at handang tatanggapin ako sa aking pagkabagsak. Dahil wala na akong kahit isang dakot na lupa na natitira dahil sa pagtutupad ko sa aking tungkulin na isang huwarang ina. At sana, Nessie, na ikaw ay isa na ding ina ngayon. Mararamdaman mo ang katuturan sa pagiging ina mo.
Ina mo na din sa iyong mga anak na hindi basta-basta ang papel ng ina sa pamilya. Wala mang sino mang naguutos sa atin na gawin ito. Sana kung alam na natin ang hinaharap, wala sigurong gumawa nito na sa ating pagkaina ay hirap pala ang dadanasin natin. At may mga anak pang sumuway sa ating kagustuhan kahit para ito sa kanila, kung magkaroon man sila ng pamilya. Ang magkaroon ng pamilya ay sagrado ito kasi hindi po pwede na mahaninirahan kang mag-isa habang buhay. At tingnan natin ang mga tumandang binata at tumandang dalaga kung saan sila kadalasan nakikitira. Diba ang iba na sa pamangkin, ang iba na nantili sa bahay mula pa sa kanyang magulang? Puwera lang kung professional ito, may pensyon, maraming magpo-volunteer sa pag-aalaga sa kanila. At saka hindi magandang ehemplo ito sa ating mga anak, ang ating masamang ugali sa bawat ina natin. Pag sila'y lumalaki na, tingnan nyo, obserbahan mo, kung ano pang pagtitreat mo sa iyong ina ay ganun din ang maaaring gagawin niya sa inyo oras na tumanda na kayo. Kasi yan na ang nakikita nila. Ang anak ay sumusunod lang sa yapak ng ina at kadalasan meron ding sumuway, kaya hindi makakaunawaan naging magulo ito, lalo na nasa kanila na ang lahat ay mababa na ang pagtingin nila sa taong nagbubuhis ng buhay upang makamit lang sa kanila ang tagumpay. Si Lola Ignacia ay namumuhay na mag-isa sa kanyang lumang bahay sa bayan ng Masbate. Dahil ang kanyang limang anak ay may kanya-kanya ng pamilya at nasa malayo ito, maliban lang kay Nessie at Nelly, ang ina ni Katrina. Sabi ni Aling Ignacia, mas ikakasaya niyang maninirahang mag-isa kaysa makikisama siya sa kanyang anak na si Nessie na ulila ang pag-treat niya sa kanya. Bakit ganyan ang pagtrato mo sa akin, Nessie? Sana maintindihan mo na rin ang kadakila ng isang ina ngayon na naging ina ka na rin. Kung ano ang sakit na inidulot mo sa aking puso, hindi mo lang alam kung gaano ang paghihirap ko kasi maagang nawala ang ama niyo sa akin. At maraming salamat, Katrina at Nelly, sa magandang gawi na pinapakita niyo sa akin. Sana patnubayan kayo ng ating may kapal sa iyong pagsisikap upang kayo ay magtatagumpay. Mahalin natin ang ating ina at ama kung nakikita niyong minahal kayo. Susuklian niyo din ng pagmamahal. Binuhis nila ang kanilang buhay, kunting yaman upang kayo mapagbibigyan ng magandang buhay, o kahit yung mga anak na minalas, gustuhin man na makapag-aral ngunit walang-wala talaga ang magulang nyo. Mahalin nyo din sila dahil sila ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa upang makita nyo ang mundo. Dahil tatanggapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng taong nagsisikap ay nagtatagumpay. Marami din ang minalas sa buhay, kaya maraming mahihirap kaysa mamayaman. That's life. Thanks for viewing my story, dear friends in YouTube, and I am very grateful for the support you have given to me day by day. And I hope this story will give us a moral lesson for being a mother, for being a children. Wish you to respect with one another as a member of the family. God bless all of you. Have a great Saturday, everyone. I am sending you a box of smile and hugs sealed with a kiss. I love you. Bye.